Malacañang at OCTA Research Group pabor na magpatupad ng travel ban mula sa United Kingdom matapos kumalat ang isang uri ng coronavirus strain. Si Mark Pitalco sa detalye. Rise and shine, Mark. Dahil sa bagong strain ng coronavirus na kumakalat ngayon sa United Kingdom, sunod-sunod na nagpatupad ang travel ban mula at patungong United Kingdom ang iba't ibang European countries, gaya ng Ireland, Italy, Austria, Belgium at Netherlands. Hindi na rin muna tumatanggap ng bisita mula sa UK ang mga bansang Canada, Kuwait, Saudi Arabia at Israel. Dito sa Pilipinas, tinitimbang pa ng Malacañang kung kailangan na rin magpatupad ang kaparehong travel ban. Panahon na para ikonsidera yung temporary travel ban sa UK. Bagamat, pakinggan din po natin ang sinabi ng WHO na hindi naman dapat ikabahala yan dahil ganyan po talaga yung progression ng mga viruses. No? Pero dapat mag-ingat nga din po. So, kakalampagin po natin ang DOTR. Ang OCTA Research sinabi namang dapat mas magigpit ang gobyerno sa pagabantay ng borders upang matiyak na wala makakapasok ng COVID-19 positive, lalo na iyong galing sa Britanya. Kailangan tayo mag-igpit kasi may nasa balita na may isang traveler sa NAIA na na COVID positive pero pinapasok siya doon. So baka rin paano ngayon kung may mga foreigners na ipapasok tapos or mga OFW na pauwi galing UK tapos COVID positive sila pero hindi chine-check. Sa kasalukuyang panuntunan, bawal pa rin pumasok ng bansa ang mga foreign tourists. Pili lamang ang mga dayuhang nakakapunta sa Pilipinas kabilang na rito ang mga diplomat at mga dayuhang asawa ng mga Pilipino. Una nang sinabi ng World Health Organization na kaparehong strain na kumakalat ngayon sa United Kingdom ang nadiskubre sa Denmark at Netherlands. Pero natural lang naman daw na mag-mutate ang virus. Bagamat iniulat ng UK na mas madaling maipasa ang bagong variant ng virus, sinabi ng WHO na wala pang ebidensya sa ngayon kung mas nakamamatay nga ba ito. Una nang sinabi ng Department of Health na hindi pa nakakapasok sa bansa ang bagong strain ng virus mula sa United Kingdom. Ayon sa OCTA, yung early evidence based on our studies suggest na 70% more infectious itong bagong strain ng COVID na nasa UK. Hindi pa yan validated kasi syempre bago-bago pa lang yung studies. So inaaral pa nila pero sa tingin nila mas infectious ito dahil meron tong gene na mas makapit siya kaysa sa yung present na strain na andito. Inaasahan rin ng OCTA na mas lalong makakaapekto sa reproduction number sakaling dumating ang bagong strain sa Pilipinas. Mark Fetalco para sa Bayan.